Na-launch na sir, anong thoughts mo? So ang tinutukoy niya dito is yung Ragnarok Monster World. So it's the first Ragnarok game na may halong NFT or may halong Web3. So nilaunch na siya ngayong araw. Okay, nasa pre-season pa lang tayo or pre-launch. Pwede mo na siyang laruin ngayon sa Android, sa iOS, i-download lang siya sa App Store and open na siya for public. As for gameplay naman, if familiar kayo sa Clash Royale, it's basically the same. No? Ang pinagkaiba lang is, syempre, may yung mga skins, no? Ragnarok-related monsters na. Now, ang next question mo is, paano ang kitaan dito? Kasi naman lagi nating tatanungin pag naglalaro tayo ng mga crypto games, no? Web3 games. Right now, I'm not entirely sure. So, wala pa talagang token si Ragnarok Monster World. Ang meron lang is yung mga NFTs. And most probably, pwede mo yan ibenta sa secondary market. Although meron silang mga mag-upcoming events, I think, or promos kung saan pag nanalo ka dun, or meron din silang upcoming leaderboards. So if nanalo ka dun, syempre may rewards ka dun. But yeah, as for the token, wala pa, no? Wala rin sinasabing airdrop. But most likely, kahit wala naman silang sabihin na airdrop, most likely meron yan eh. Alam na, this is under Ronin chain, no? Same chain sa Axie Infinity. And makikita natin sa mga previous games ng previous games na under Ronin, eh nag-airdrop sila. So I doubt na hindi sila magkakaroon ng airdrop din dito.